ito po yung pinakamalaking isla na matatagpuan dito sa gitna mismo ng Laguna Lake. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalawak itong Laguna Lake. Yan, so nakasalubong po natin dito si Tatay Avelino at dala-dala po niya itong napakabigat na kawayan. Ilang taon na po kayo? 75 na po. Tapos nabubuhat mo pa to. Ha? Grabe yung mga tao dito, ang lalakas. Hindi pa to, sir, yung crater ng vulkan? Hinukay po talaga yan. Hinukay para saan? Eh, nag-treasure po sila. Treasure hunting. Good morning mga ka-SEFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating i-explore ngayong araw. Ngayon nga pala ay nandito po tayo sa Muntinlupa City. Dito po tayo nagstay ng ilang gabi dahil nga sa malapit lang dito yung pupuntahan natin ngayong araw. Yun. So dahil nga sa marami yung mga nagtag sa atin, nag-message na kung pwede ay puntahan o bisitahin yung isa sa mga isla na matatagpuan dito sa gitna mismo ng Laguna Lake. Alamin po natin kung ano yung mga meron dito, ano yung dinarayo dito, at kung paano ito mapupuntahan. Yan, abangan nyo po yan. Marami yung mga nandito ngayon sa gilid ng kalsada, namamasyal, nagbabike, nagjogging kasi araw ng Linggo. Yung ilang dyan ay katatapos lang magsimba. Yung ilan naman ay kagigising pa lang. Dito po sila tumatambay o nagpupunta kasi napakaganda ng view dito. Matatanaw mo yung malawak na katubigan ng Laguna Lake. Talagang napakalaki ng ipinagbago nitong lugar. May mga bagong gusali, may mga bagong poste ng kuryente yata yan. May mga bagong sementong kalsada at syempre yung bago, yung pagdami ng mga siklista dito. Dati kasi hindi pinapansin itong lugar. At matapos ang mahigit sa 30 minutes na travel mula dun sa Muntinlupa City, ay narating na rin po natin itong Binangonan Rizal. Okay. So dito po kami nag-meet ng mga kasama natin sa Isla OZ Cafe. Anong pangalan niyo, sir? Crispin Salinas. Crispin? Crispin Pata. Crispin Pata. Ito naman si Sir Andy. Yan, ito po yung kausap natin kahapon pa. Marami tayong tinanong dito. Madaming tinanong, hindi nasagot. Yung mga sagot niya, pino-forward lang. Shoutout na lang po natin si Sir JT ng Motor. Motor Pilipinas. Yan, Motor Papa Pilipinas. JT! Papa JT! Papa JT! Hello. First time po nating magawi sa bahaging ito ng Binangonan. Dito, kabisado masyado dito kung ano yung mga pasikot-sikot, kung saan yung papunta sa port, at kung paano makakapunta doon sa Talim Island. Kaya buti na lang, meron po tayong kasama na alam na yung papunta doon sa isla. Welcome, Talim Island, Binangonan Rizal. Yan, so nandito na po tayo sa port area nitong Binangonan Rizal. Sakto, malapit nang mapuno yung bangka na sasakyan natin papunta doon sa Talim Island. Dito lang tayo sa front. So buti na lang at naabutan pa natin etong trip na to papunta doon sa Talim Island. Makikita po natin dito na medyo marami yung pasahero. Sir, mga ilang pasahero po yung nandito? 40. So yung pamasahe po pala dito ay nagkakalaga ng 50 pesos. One-way trip na po yan papunta doon sa Talim Island. Mga ilang minuto, sir, yung biyahe? Isang oras po, pinakamalo. Isang oras yung pinakamatagal.
Matapusang migit sa isang oras na travel mula doon sa Binangonan mainland, ay narating na rin po natin itong barangay Hanosa. Dito sa port area, makikita po natin yung pangalan ng barangay. Yan, yung Hanosa. At itong kanilang covered court. Maganda po yung kalsada dito, mula dito sa Baywalk hanggang doon sa pinaka-loob-looban nitong barangay. So nandito po yung ating magiging tour guide ngayong araw. Ito po si Sir Carlito, yung ating magiging tour guide papunta doon sa pinakatuktok nitong Mount Tagapo. Iyon. So mga ilang oras po yung lalakarin natin papunta doon? Sa lakad. Mga isang oras kalate. Isang oras kalate. Pinakamabilis na. Yung aakyat po doon sa taas ay kami ni Sir Crispin. Ito si Sir Andy, may iwan po dito. Wala lang, sumama lang siya sa amin patawid dito sa isla. Pinapasama nga siya ni tatay, kaso yun. 60 pero mukhang 30. Ito talaga yung nagpapabata kay tatay, yung akyat ng akyat sa bundok. Tay, bakit ka may itak? May mga ano yun ba tayo doon? Kung may pangailangan, magagamit natin. Halimbawa, manguha tayo ng niyog, meron ba doon? Wala pong niyog dyan. Kawayan. Kawayan, marami. Okay, so dahil sa umaandar yung oras, kaya ayun, umpisa na po natin ang ating pag-aakyat dito sa Mount Tagapo. Sige. Okay. So kung halimbawa hindi po kayo nakapamili doon sa may mainland, dito sa isla, meron po kayong mabibilhan na mga pagkain, tubig, yeah, may mga tindahan po dito. Ito naman po yung kanilang barangay hall at ito yung simbahan ng Santo Domingo. So dito, kailangan po natin magbayad ng tour guide natin na nagkakalaga ng 500 pesos. Good for ilang katao po yan? 5 persons. Dito na mag-uumpisa ang malubak na daanan. So, doon banda, naka-semento pa yung kalsada, konkreto pa yung pathway. Pero mula dito, sa bahay na yan, medyo malubak na yung daanan. Mapapansin na rin po natin ang napakaraming puno ng kawayan. Yun. Parang ang layo natin ngayon sa Metro Manila, hindi ko lubos sa kalain na may ganitong lugar pala, ilang kilometro lang mula sa Metro Manila. So dito meron pong ilog na marami yung bato pero walang tubig. Tuwing umuulan lang daw, nagkakaroon ng tubig dito. Hindi po tayo mountaineer, hindi po tayo mahilig umakyat dito sa bundok. Ngayon ko lang po ito sinubukan kasi gusto ko ring makita kung ano yung mga meron dito sa Talim Island. Makikita kasi natin kung ano yung mga nakapalibot dito sa Talim Island kung aakyat po tayo dito sa pinakamataas na bahagi nito. Yun po yung Mount Tagapo. Saan po yan, Tay? Pangangoy ng mga dagok. Yan, so nakasalubong po natin dito si Tatay Avilino at daladala po niya itong napakabigat na kawayan. Para daw po ito sa mga kandidato. So isang ganito, 200. 250, isang piraso ka ganito. Ito na yung pinakahanap buhay mo dito. Hindi man. Parang sideline lang to. Grabe, ilang taon na po kayo? 75 na po. Tapos na bubuhat mo pa to. Grabe yung mga tao dito, ang lalakas. Ikaw, Tay, galing din to sa taas. Okay, sige, Tay, ingat po kayo. Let's go. 75 years old pero nagagawa pang magbuhat ng mabigat na kawayan mula dito sa taas. Sa mga ganitong akyatan, importante may baon po tayong tubig. May mga normal lang na lagay ng mga mineral water, mga purified water, madali po yung masira lalo na kung mababagsak natin sa mga ganitong lugar. Buti na lang, may baon po tayong aqua flask. Yan. Nakailang beses ko na po itong nabagsak, pero makikita nyo dito, buong-buo pa rin.
maririnig tayong mga boses. Ibig sabihin, malapit na po tayo sa campsite. Yo, no? Hello po! Wow! Grabe. Sobrang ganda dito. Hindi pa man po natin naabot yung pinakatuktok nitong bundok ay makikita na po natin dito yung magandang tanawin. So, pahinga po muna tayo dito saglit. Then, tuloy natin mamaya yung akyatan. Okay! Ayan, so matapos ang 5 minuto, ay nakapagpahinga na rin po tayo dito sa kubo. Inantay po muna nating makababa yung mga na doon kanina sa taas para wala po tayong makakasalubong dito sa ating madadaanan. Bye! Ayan, sila po yung nandun kanina sa drone shot. Kung titingnan po natin mula dito sa baba, ayan, parang malapit lang po siya pero abutin pa po tayo ng 5 minuto para marating yung pinaka-summit. Parang sinasampal tayo ng talahe ba? Kala ko, mababa yung mga taong kanina na dumadaan dito. Mataas lang talaga yung mga talahib. Kaya delikado, dapat talaga nakasuot ng shades. Yun, kasi baka matamaan yung mata natin ng mga ganitong talahib. Yun, napakadelikado. Sa atin kasi, hindi ko nadala yung ating orca shades. Kahit saan, nakakapag-promote, ha? Kahit sa bundok. Sayang nga lang, hindi natin nadala yung ating orca shades. Hindi ko pa yun nasusuot. Nire-reserve ko kasi yun para sa mga gagawin nating island trips sa Visayas. Yun. Bagay na bagay yung shades sa asul na dagat. Wow! Mas maganda pa rin talaga kung andito ka sa personal. Shoutout natin si Sir Andy. Sayang hindi ka nakasama. Grabe, sobrang ganda dito. Pero sa tingin namin, mukhang hindi mo yata kakayanin dito. Grabe yung akyatan. Yun yung mga windmills ng Pililla. So dito mapapansin po natin yung lupa na inapakan po natin. Bagamat napakainit ng panahon, makikita po natin napakadulas nito. Parang merong floor wax. Dahil po ito sa dami ng mga umakyat na dito, yung mga inapakan na lupa ay dumudulas na. So asahan po natin mas darami pa yung mga akyat dito habang lumalapit yung mahal na araw. So saktong-sakto, yung punta natin dito, maaraw tapos hindi pa mahal na araw. Kasi pag nakasabayan natin yung mga tao, hindi natin may enjoy masyado yung lugar. So dito na po tayo. Balog po lang. Wow! Eto na, yung bunga ng ilang minuto nating pag-akyat o ilang oras nating pag-akyat dito sa Mount Tagapo. Tingnan nyo, etong napakagandang view. Look! So unahin na po natin sa side na to kung saan tayo nang galing. Matatanong po natin dito yung mga bayan na nasasakop nitong probinsya ng Rizal. Yung mainland ng Binangonan, etong Pililla, yon yung mga windmill, kitang-kita po natin dito. Etong alahala ng Laguna sa may Santa Rosa at iba pang bayan na nasasakop nitong probinsya ng Laguna. Dito naman sa kabilang side, makikita po natin ang pinanggalingan natin kanina. Yon yung Muntinlupa City. Etong mga kabundukan na yan,
Eto na po yung Sierra Madre. Yung Marelake ay dyan po dumadaan, patawid na dito sa mga kabundukan. Etong Talim Island, eto po yung pinakamalaking isla na matatagpuan dito sa gitna mismo ng Laguna Lake. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalawak itong Laguna Lake. Eto po yung pinakamalawak na lawa sa buong Pilipinas. Kasunod lang po nito yung Taal Lake, yung lake na makikita sa Mindanao, sa Visayas, ayan. Eto po yung pinaka nangunguna. At dahil nga sa ito yung pinakamalawak na lake, kaya dito makikita o dito mahuhuli yung pinaka maraming freshwater na mga isda. Makikita po natin sa palibot itong isla ang napakaraming fish pen. Pula dito hanggang doon sa may malapit na sa Metro Manila. Maliban dito sa Mount Tagapo, kilala din po ito bilang bundok ng Susong Dalaga. Kasi kung titingnan po natin mula dito sa side na to ng Santa Rosa, parang breast po siya, dibdib po siya ng isang dalaga. So dito nga pala, mayroon po siyang balon na sobrang lalim. Hindi pa to sir yung crater ng vulkan? Hindi po. Hinukay po talaga yan. Hinukay? Para saan? Ay nag-treasure po sila. Treasure hunting. Ito po ang pinakasintro ng tuktok ng Mount Tagapo. Ito po ay may pundasyon, simento. Hinukay po nila, tinanggal. Tapos ano yung nakita nila? Ay hindi po natin alam kung ano nakita nila. Kasi ito pong tuktok na ito, maliito lang ito. Tingnan po, tulis po talaga ito. Kaya po nawala ang pinakasintro ng ano ito. So yung pundasyon dito nawala? Tinanggal nga po, ay nadyan po sa libis dyan na pinagulong. First time mo ba? First time ko dito. Taga rito lang po si Sir Crispin sa Binangonan, pero first time lang po niya na napunta dito. Napakaganda kasi, ano, tanaw ang buong ano eh, Laguna, tapos Rizal. Sulit na sulit. Kaya sumama ako kay Sef kahit sarado muna si Crispin pala. May business po siya at pansamantala munang tigil operasyon para nga makasabay sa ating biyahe. Ang may sasabi ko po lang, sir, sa mga akit dito, kinakailangan sumunod po tayo sa patakaran dito. Yung basura natin na gagamitan, kinakailangan nakalagay sa isang lagay at ibababa rin natin. O, yun po lang ang masasabi ko. Kasi yun po pinangangalagaan namin talaga. Matagal na po tayong nag-iikot dito sa Luzon, pero ngayon lang po natin nalaman na meron palang napupuntahang isla dito sa gitna mismo ng Laguna Lake. At nalaman po natin kung paano puntahan itong isla. Okay, so sa ngayon, yan lang po muna. At samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to. At mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.